Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. Okay, so this question comes from Kindly. Okay, si Kindly Magno. Eh, si Kindly ay isa na sa mga members ko to. Ang tagal na siguro nitong tanong na to, kaya ngayon ko lang siya nakita. Kaya ako din sasagutin tong tanong na to, by the way, before ko siya sagutin. Ano? I'm sure may tutulong to sa inyo kasi maganda tong tanong niya. So I know, malaking may tutulong nito sa inyo. Especially sa inyong lahat ng mga nanonood dito sa inyong Ethical Nation. So, yun, question niya. I'm doing my business for already 1 year. So, nung nandun pa siya sa ibang company. Sa loob ng 1 year offline, ginagawa ko po. Ngayon, nag-switch po ako from offline to online. Na-disappoint po yung mga uplines ko dahil hindi na daw ako sumusunod sa sistema namin, which is offline. Okay. Sa pagkakaalam ko, ano to si Kindly? Galing sa old school na company. Ayaw ko rin naman pahirapan sarili ko dahil ako ang mas nakakakilala sa akin. Ngayon gusto kong patunayan sa sarili ko na I can stand on my own at tama yung desisyon na ginawa ko. Ano po yung kailangan kong gawin? So yun, kung meron mas inyo nakaka-experience ng ganito rin katulad ni Kindly, comment kayo dyan sa ilalim. Alam ko yung pakiramdam kasi nung nag-start ako na mag-online marketing, pinipigilan ako ng mga uplines ko din. Sa unang company na kinabibilangan ko, pinipigilan rin nila ako kasi nga, Do not reinvent the wheel. Now, hindi mo sila masisisi kasi yun yung nag-work sa kanila. Ang hindi kasi maintindihan ng mga uplines, no? Sana may nanonood na upline na Power Payaman Superstar upline itong video na to. Ang hindi kasi nila naiintindihan ay yung nag-work sa kanila noon, hindi ibig sabihin mag-work pa din ngayon. Especially pagdating sa strategies. Pagdating sa mga bagay like physical mental growth, psychological growth, personality development, yan ang mga kailangan talaga na gawin ng isang member kasi lahat ng kahit saan ka naman mapunta eh. Kung gusto mo na maging successful na entrepreneur, kahit anong entrepreneurship at kahit anong klase ng negosyo, ang sasabihin talaga sa inyo ng mga successful na entrepreneurs is napaka-importante ng personality development. O yung ginagrow mo yung sarili mo, yung mindset mo, inaayos mo, binabago mo. Nag-aaral ka palagi, ini-improve yung sarili mo every single day, di ba? Yung mga yan ay hindi nalalaos. Yan, yung mga bagay na yan. Kumbaga parang golden rules na ng success yan. For example, kailangan mong munang maniwala bago mo makita yung resulta. So yung mga ganung bagay, yan, golden rule yan, talaga hindi na mamamatay yan. Kailangan talaga yung mga bagay na yun. Pero pagdating sa strategy, naluluma, nalalaos at namamatay ang strategy. So, yun palagi yung tatandaan. Kasi hindi porket nag-work before, mag-work pa rin ngayon. So, especially para doon sa mga uplines na nanonood. Ang nangyayari kasi sa kanila, yung tinatawag ko na comfort of success. Diba? Nandun na sila sa comfort ng success eh. Diba? Majority sa kanila, sa mga nakakilala ko na ganun, hindi naman na sila nag-improve. Hindi naman na sila nag-aaral. Kung ano na yung nag-work sa kanila, yun na lang yung patuloy nilang ginagawa. Hindi nila maintindihan. This is 21st century. Ang pinakamana nga nahihirapan mag-adjust yung mga sinaunang uplines, no? Ay hindi ko to sinasabi to demean or i-disrespect yung mga old school na. Pag sinabi ko ring old school, hindi ibig sabihin is ano, parang insulto sa kanila. Hindi, kasi ako proud akong old school networker ako. Proud ako ng old school ako. So ang point ko lang doon, pag sinabi ko kasing old school is yung makalumang paraan yung ginagawa nila. Baka si isipin niyo parang hindi yun parang disrespect sa kanila kasi malaki ang respeto ko sa mga old school.
na uplines. Even nga yung mga ano, even nga yung mga unethical na kilala ko, may respeto pa din ako. Hindi naman kasi porket mali yung ginagawa nila, eh hindi ko na sila irrespeto bilang tao. Inirerespeto ko pa rin sila bilang tao. So, wag lang nila akong aawayin. Di ba? Makikipag-away talaga ako. So, yun lang yun naman yung point ko. Kaya palagi nyo na maintindihan. Hindi porket unethical yung upline mo or old school siya, eh, i-disrespect mo na siya. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo, exacto ang gagawin. Pinaiintindi ko lang sa inyo kung bakit sila ganun. So, nandun na sila sa comfort ng success, na comfort na sila dun sa ginagawa nila, na even though hindi nag-work para sa mga members nila, ipinipilit nila ng ipinipilit. Like yung pamimigay ng flyer sa kalsada, yung pagpupusakal, yung pangingidnap, hindi na siya nag-work ngayon. Kasi nga, ang dami na nakakaalam ng networking. Nagmumukha lang kayong scammer pag ginagawa niyo yun. Mas lalo lang kayo nagmumukhang scammer. Mas lalo lang pumapangit yung industriya kapag ginagawa niyo yun. Maliban na lang kung ginagawa mo siya sa ethical at professional na paraan. Diba? Like, for example, pag namumusakal ka, ginagawa kasi usually ng mga old school na networkers, yung tinuturo nila is pag namusakal ka, kidnapin mo na, rektahin mo na sa office, tas presentahan mo na. Hindi ganun yun eh. Kung ako yung gagawa ng ganung klase ng old school way, hindi ko gagawin yun. Ang gagawin ko is kikilalanin ko lang siya, hingin ko lang yung Facebook niya, tapos yun na yun, mag-usap na lang kami sa Facebook. Na hindi ko siya kakalad ka rin sa opisina natin para umattend ng seminar. Kasi ang iniisip ko is more on long term. Makapag-build talaga ng malaking organization for the long term. Eh, kapag ka nakapagpapingin ka kasi sa ganung paraan, di rin naman sila nagtatagal. Karamihan, hindi naman sila nagtatagal. So yun, medyo na sidetrack na tayo. I hope naiintindihan nyo kung bakit sila ganun. So na-comfort na sila sa success, kung ano yung nag-work sa ano, do not reinvent the wheel daw. So palagi nyo lang tatandaan, nagbabago na nagbabago yung mga strategy. So ako mismo, ina-apply ko kung ano yung sinasabi ko. Kasi nung nagsisimula ako, nung sinimulan ko yung grupo ko, yung Team Genuine na ang goal is magkaroon ng mga successful na network marketer sa ethical na paraan, na walang niloloko, pinagsisinungalingan, binabaliw kung ano-ano pa mga ethical strategy. Dumating yung time na meron kaming ginagamit na strategy na sa Facebook na nagpo-post lang kami ng ilan sa mga promotional videos na ginawa ko. Talagang grabe ang daming tao na yung nag-i-inquire. Yun, ang saya-saya namin ng mga panahon na yun. Pero dumating yung time siguro around mid-2018 or patapos na yung 2018, hindi na siya gumagana. Dati, mag-post ka ng isa lang, ang dami ng mag-i-inquire. Ngayon, ang dami mo lang na-post, ibaban ka pa ni Facebook. So, yun yung tinutukoy ko na nagbabago yung strategy. So, kailangan namin mag-adjust. Kailangan namin maghanap ng paraan para magkaroon kami ng bagong strategy na gagamitin. And yun yung part kung saan na pumapasok yung importance na nag-grow ka bilang network marketer, especially kayong mga nanonood nitong video na to. So, congrats kasi nag-grow ka na. Kasi ginagawa mo na yung pagde-develop sa skills mo. Kailangan na nag-grow ka kasi para meron kang bagong mai-share sa iyong mga team, especially kung meron ka ng mga members. Kung wala, ikaw mismo dapat yung gumagawa ng kung ano yung natututunan mo. Diba? Yun yung aking personal principle ko na hindi ko ituturo sa mga members ko yung hindi ko naman ginawa or hindi ko ginagawa. Kailangan ako muna yung nakaka-experience para alam ko pag ako muna yung magta-trial and error. Kapag may natutunan akong bago, itatrial and error ko muna. Kapag ka, para at least alam ko, kapag tinuro ko na sa kanila, alam ko na kung yung mga ano, do's and don'ts. Yeah. Pagka ganito yung, halimbawa, mag-approach ka ng prospect, ganito yung sinabi, ganito yung sasagot mo. Yung mga ganon-ganon. So, at least ako na-experience ko mismo. So, ngayon, ano yung gagawin mo kapag ka ganon? Kapag ka pinipigilan ka ng mga uplines mo? So, sa akin, hindi ka naman nila, hindi ka naman nila empleyado. So, hindi mo rin sila boss. Wala silang karapatan na utusan ka kung ano yung dapat at hindi mo dapat gawin na para kang empleyado. So yan, nililinaw ko to sa mga members ko. Sinasabi ko sa kanila, malaya kayo kung hindi nyo gagawin yung mga tinuturo ko, okay lang. Hindi ako magagalit, hindi ko kayo pariringgan sa Facebook, di ba? Hindi ko kayo pariringgan sa seminar, di ba? Okay lang, walang problema. Pero take full responsibility ng consequence. Kapag hindi ka kumita, hindi ko kasalanan yun. Ikaw yung may kasalanan kasi hindi mo naman ginawa kung ano yung tinuturo ko. Now, kapag meron akong member na nag-approach sa akin tapos tinatanong ako na gusto niyang subukan yung ganito na hindi ko pa naituturo, sinasabi ko, sige, itry mo. Tingnan mo kung ano yung mangyari. Tingnan ko, ethical naman. As long as ethical, yun lang naman na sinasabi ko sa kanila. As long as ethical yan, subukan mo kung mag-work sa'yo. Pero kung yung member ko na yun ay alam ko na hindi, bago pa lang siya, sinasabi ko sa kanya, pwede mong itry yan, pero subukan mo muna yung mga tinuro ko. Kasi usually kapag kaganon, alam ko na natatakot lang silang ma-reject, kaya ayaw nilang gawin kung ano yung tinuturo ko. Eh, yun na nga yung point ko eh. Kaya ako tinuturo sa kanila yung kung ano yung tinuturo ko sa grupo ko, sa mga nagsisimula, eh kasi gusto ko talaga silang maka-experience ng rejection. Gusto ko talaga maramdaman nila yun, kasi sa ganong paraan lang talaga sila tatatag. Hindi sila tatatag ng kumikita lang sila ng kumikita, tapos
ma-reject lang sila one time or magkaroon ng matinding problema, quit na. Ganun yung nangyayari kapag ka, ang tinuturo mo lang sa member mo is kung paano lang kumita ng kumita ng kumita. So ako, ang gusto ko kasi is growth. Gusto kasi sila maging leader. Kumbaga, piniprepare ko sila sa pagiging leader. Yun yung way ko kung paano ako nag-build ng team. Yun yung ako bilang upline. Ganun ako mag-treat ng member. So, ako, ano rin ako, disciplinarian din ako. Diba? Kapag alam ko nagkamali yung member, oh, sabi ko sa kanya, okay lang, isang beses ka magkamali, huwag mo na lang uulitin. Diba? Ang okay lang yung mga bagong pagkakamali na hindi mo sinasadya. Pero ang hindi okay ay yung paulit-ulit na pagkakamali. Kasi, hindi ka natututo. Diba? So, yun yung palagi yung sinasabi sa akin. Ngayon, kung meron kang upline na ganun, pinipigilan ka, so, pwede mo naman silang kausapin in a respectful way. May ganun bang word? No, with respect. No, kausapin mo sila with respect, sabihin mo sa kanila kung ano yung plano mo. And sabihin mo sa kanila na ako po ay will take full responsibility sa kung ano man yung maging resulta nito. Diba? Kapag kahit nag-fail siya, nagkamali ako, ako yung may kasalanan. Wala po kayong kasalanan doon. Pero what if mag-succeed po ito at kumita ako ng malaki? Ma'am, makikinabang rin naman po kayo eh. So, itatry ko. So, kung yung upline mo ay mature mag-isip, maintindihan ka niyan. Okay, sige. Itry mo. Pero kung yan ay yung tinatawag na ego upline, which is yung upline na walang magandang ima idudulot, pipilitin ka pa rin yan na sumunod ka, di ba? Magpapaka-bossy pa rin yan. Pag yung bossy yung upline mo, usually mga ego upline, yung mga immature pa yan. Mga immature na upline or mga mapapride lang talaga. Diba? Mas importante sa kanila yung pride nila kaysa sa mga tao. May mga ganung uplines, no? Mas pipiliin nila. Mas pipiliin nila yung pride nila kaysa maging successful ka. May mga ganun. Kaya nakakaawa yung mga members na nakaka-experience ng ganun. Alam ko yung ganun kasi naging ganun ako dati. So, alam ko kung sino sila. Alam ko kapag meron ako na-meet na ganung klase ng networker, alam ko. Dahil naging ganun din ako dati. Yes, mali. Ngayon, kapag pinilit pa rin nila na ganito-ganyan, sumunod ka, blah, blah. Okay, it's up to you to decide. Nasa sa'yo na yan. Basta ikaw nasabi mo na. It's either i-ignore mo na lang sila or sabi mo, hindi, gagawin ko pa rin kung anong gusto ko. Kasi as an independent distributor, sinabi mo na yung side mo eh. In a respectful way. Kapag pinilit, it's up to you to decide. Kapag pinilit pa rin nila, it's up to you to decide kung susundin mo na ba sila or mas susundin mo kung ano yung gusto mo. O yung side mo. Basta yun nga yung sinabi ko, take full responsibility kung ano man yung maging result mo. Huwag mo sisisi sa kahit na sino kung ano man yung mangyari sa'yo. Kasi decision mo pa rin naman yan. At the end of the day, ikaw pa rin naman yung magde-decide. Okay, so I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. Kung nanonood ka, kindly. Ang tagal na nitong tanong mo, ngayon ka lang nasagot. Pasensya na. Pero I know marami matutulungan sa inyo itong tanong ni Kindly. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!